Okay, we are here on the other side of Atoll Park. This is a Mansfield public place or public park. Ayan. So, may mga reserve park para sa public. So, yan, nakita niyo po doon, meron doon mga mga foot walk. So, paikot yan sa mga gustong mag-jogging. So, this is our children's playground. And then, pwede po dito mag-barbecue. Ayan ang barbecue area. Free po yung gas dyan. Free yung electric. Pwede mag-charge. And then, ayun po yung basketball court, public basketball court. Ito lang, wala itong football field. Ganyan lang, park lang siya. Dito nagja-jogging yung mga nearby residents. Ayan po. That is my Aaliyah. Kahit init na init ang aking Aaliyah. Lahat ng suburb yata na medyo malapit sa place namin. Ayan, pinupuntahan namin. Dito yung barbecue area. Ayan, pwede po kayong mag-barbecue dyan. Family, ganyan. Diba? Dito nagsa-celebrate ng mga birthdays. Free kasi, free naman yan. Lahat for public. Ayan po ang playground. It's Mansfield Playground. Ayan po. That is my girl, Aaliyah. Ayan na. Ang ganda ng place, di ba? So, fresh air. Most, ang karamihan sa puno dito nakatanim is eucalyptus. Ayan, eucalyptus yan. Kaya, napaka-fresh and cool ng malalangkap mong air. So, masyado pong pinoprotect dito ang environment. Kung may makita kang ahas, bawal siyang patayin. You have to call emergency hotline para buhanin yung ahas dalhin sa safe place. Ayan. Bawal pong patayin ang mga animals dito. So, makita nyo dito yung mga parrot, pigeon, seagulls. Ayan, nakita-kita mo lang siya sa paligid. Lumalapit sila sa tao. Madami, as in madami sila. Kasi nga, hindi kasi hinuhuli or pinapatay ang mga animals dito. Bawal. Ayan. Itong park na to, maliit lang kumpara sa Atoll Park. Pero every suburb, meron siyang kanya-kanyang public park para sa mga residents. And even the other, parang kasi suburb is parang barangay sa Pilipinas. Ayan. Kaya lang pagkakaiba yung suburb dito, yung barangay dito, para mga subdivision. Kasi walang yung mga bahay talaga dito is purely inspection bago mutihan. Saka meron standard. Hindi mo madidistinguish dito kung sino yung mahirap or mayaman. Kasi even ang work mo is cleaners, makita mo naka-ano sila. Naka sport cars, luxury cars, mostly ang mga Pilipino dito naka Prado, Land Cruiser, sport cars, ganyan. Ganun sila. Tapos dito, walang discrimination. Even yung mga managerial position, you can call them on their first name. Ganun. Kahit yung may-ari ng company, ang tawag sa kanila lang is yung casual na pangalan.
Sa Pilipinas lang naman big deal na kapag high ranking profile ka or high ranking position ka, you have to bow your knee, your head and say boss, madam, sir. Ayan, CEO, ganun dito, no? Even yung pinakamayamang tao dito, you can call him or her on their first name. Ayan. Bawal dito mag-discriminate, bawal dito ang mag-bully, yan. Ang ganda ng place, diba? So, tapos dito din, safe. Meron man siguro mga unsafe na lugar or unsafe na pagkakataon. Minimal lang yung cases. Yan. So dito you can wear kahit yung pinakamamahalin mong alahas, walang magi-smart sa'yo. Pinakamamahalin mong gadget, i-display mo, walang mga-agaw sa'yo. Unless, iiwanan mo siya sa isang lugar, talaga mawawala. Kahit saan naman, meron naman talaga malilikot ang kamay. Diba? Ganyan lang kami. Kasi wala, hindi pa ako nagtatrabaho eh, yung anak ko. Wala namang mag-aalaga after school. So, pag medyo malaki-laki na siguro, pwede na ako mag-work. Ganito yung mga bata dito eh. Kailangan hayaan mo silang maging independent. Kung hindi kinakailangan, huwag mo silang tutulungan. Nandito kahit bumabagsak na, nauuntog na yung mga ulo-ulo. Hindi pa, unless yung makita mo talagang nasaktan sila ng sobra, saka mo lang sila tulungan. Kasi dito, nire-raise yung mga bata as independent. Yun. Pero ang ano talaga, ang kahit na ganun yung culture dito, iba talaga ang Pilipino pagdating sa mga anak. Dito at age of 18, kailangan nakabukod ka na ng bahay. Pero ang mga Pinoy still, hanggang 20 plus, hanggat wala pang asawa, kasama pa rin sila sa bahay. Ganun. Ganito lang kami ni Aaliyah kasi wala si Papa. Pero pag nandito si Papa, pupunta kami sa iba, sa malalayong place. Out of town kami, different, parang province. Ayan, different province. Punta kami sa mga tourist destination. Mostly ang activity namin is fishing. Kasi dito lang pag nag-fishing ka, social, may mga fishing port, may mga fishing jetty. Ayan, kahit naka-Amerikana ka, naka-code ka, pwede ka mag-fishing na hindi ka matutumihan. Diba, ang ganda ng place, napaka-relaxing.